Yum. Simple. And it's good. Hi mga kalapang, magluluto ulit tayo ang Japchae Korean noodles. So kailangan natin ng 500 grams na Korean vermicelli, or kung wala kayong makita, just vermicelli. And then ginait na sibuyas, carrots, scallion, bell pepper, and shiitake mushroom. Shiitake mushroom na dry lang gamit ko, pinabad ko muna siya sa water. And then spinach, chicken, 4 eggs, sesame seed, inalagyan ko ng hoisin sauce, Worcestershire sauce, sugar, soy sauce, at saka sesame sauce. Sesame oil. Okay, next step. Marinate muna natin yung chicken. So, 1 tablespoon of soy sauce. And then, follow natin yung ating Worcestershire sauce. 1 tablespoon din. Pagkatapos, ang ating hoisin garlic sauce, 1/2 teaspoon lang siya, or 1/2 tablespoon, I mean. And then, ganun din yung ating sesame oil. And then, 2 kutsaritang white sugar. Haluin lang natin para ma-mix siya. And then black pepper. A small amount. So yung recipe naman ito ay ilalagay ko sa description box below. So check nyo na lang. Okay, para sa next step, magpukulo ng tubig and then iluto natin ang ating spinach for only a minute lang. And then, hanguin na agad. And then, i-blanch natin siya sa ice cold water para crunchy pa din siya. So, lagay lang natin lahat. Ayan, haluin natin para maging fresh pa rin siya. And then, squeeze natin siya. Hindi naman masyadong squeeze. Meron pa rin dapat na a little bit of water para hindi naman siya dry. And then, lagay na natin sa ating mixing bowl. And then, sa pinagpakuluan ng ating spinach, isunod natin yung ating vermicelli noodles. So, pakuluan natin siya ng mga 8 to 10 minutes or depende dun sa instruction. Okay, next step. Ibit natin yung ating 4 na eggs. And then, pagkatapos, lalagyan natin ng a bit of salt. Make sure na nakapagpainit na tayo ng kawali with oil para lulutuin na natin ang ating eggs. Pagkaluto, so ikakat natin siya into strip as well, para magkakamukha sila. Ayan. And then, lalagay na natin siya sa ating mixing bowl kasama nung ating spinach. And then, same kawali, a little bit of oil ulit. Sunod natin yung carrots. Lagyan din ng a little bit of salt. And then, hayaan lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes. Okay, kasunod na ang ating onion. So, same procedure. Salt. And then, 2 to 3 minutes. Okay, next naman, pinagsama ko na yung scallion and bell pepper. Same pa din. And then, kasunod nito ang ating shiitake mushroom. At ang last, ang ating chicken. Fried natin yung chicken ng mga 8 to 10 minutes. And then,
magpe-prepare na tayo sa ating next step. Okay, ang ating next step, yung ating sauce. So, half cup of soy sauce. Ito nakalimutan ko kanina. Nabanggitin, honey, 1/3. Kasi masarap siya. Na yun ang ilagay kaysa sugar dito sa ating final sauce. And then, kasunod nito, ang ating 2 tablespoon of sesame oil. Haluin natin para mag-combine all together. And then, palo natin ng a little bit of pepper, black pepper. And then, ang ating 2 tablespoon of sesame seed. Haluin lang natin maigi para mag-combine all together. So, ito na lahat ng ating ingredients. Nasa bowl na siya. And then, yung sauce. And then, yung ating noodles. Yung noodles nga pala, after ko siyang i-drain, nilagyan ko siya ng 2 tablespoon of sesame oil. And then, hinalo ko siya. Okay. So, nilagay na natin sa bowl. And then, haluin lang natin sila lahat. Pagkatapos ay isusunod natin ang ating sauce. Ayan. Then, halo lang. Para mag-even yung lasa sa lahat. Okay, mas haluin pa natin maigi. Para sa lasa niya ay pantay. Ayan. Yummers. So, para sa mga ibang nag-iisip kung ano naman ang pwedeng lutuin sa noodles, ito ang itry nyo. Talaga namang ox na ox ang lasa. Okay, kain na tayo. Salamat. Yum. Simple. And it's good. Try nyo na, guys. Thanks.